Hello mga bata, kumusta kayo? Si Teacher Joyce ay nandito na naman para sa panibagong aralin. Handa na ba kayo? Tara, sabayan niyo akong umawit. Galing-galing naman mga bata. Ngayon, ihanda na ang inyong mga mata at tenga sa pakikinig. Handa na ba kayo? Ano-ano ang ating mga pandama? Alamin natin. Mata. Ang mata ang ginagamit sa paningin. Nakikita natin ang mga bagay sa tulong ng ating mga mata. Nakikita ko ang mga magagandang tanawin. Nakikita ko ang mga tao sa aking paligid. Nakikita ko ang mga pangyayari sa aking paligid. Nakikita ko ang mga ginagawa ng bawat isa. Tenga. Ang tenga ang ginagamit sa pandinig. Naririnig ko ang mga musika o awitin, halimbawa, musika sa radyo. Naririnig ko ang tunog ng mga bagay, tulad ng tunog ng relo, ring ng cellphone, tunog ng tambol, at ng telebisyon. Naririnig ko ang mga huni ng mga hayop at ibon tulad ng ingay ng kabayo, tahol ng aso, ingay ng unggoy, huni ng mga ibon, at kokak ng palaka. Naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan tulad ng ambulansya, motor, bus, barko, at helicopter. Dila. Ang dila ang ginagamit sa panlasa. Nalalasahan ko kung matamis ang pagkain tulad ng candy, cupcake, lollipop, at cake. Nalalasahan ko kung maasim ang pagkain tulad ng dalandan, suka, sampalok, at kiwi. Nalalasahan ko kung mapait ang pagkain tulad ng purong kape, gamot, hilaw na abukado, at halamang gamot. Nalalasahan ko kung maalat ang pagkain tulad ng burger, fries, popcorn, asin, at toyo. Ilong. Ang ilong ang ginagamit sa pang-amoy. Ginagamit natin ito para tayo ay makahinga.
Naaamoy ko kung mabango ang isang bagay, tulad ng litsong manok, kulon, at bulaklak ng sampagita. Naaamoy ko kung mabaho ang isang bagay, tulad ng sigarilyo, basura, at suka. Kamay. Ang kamay ang ginagamit sa pansalat o pandama, sa tulong na rin ng ating balat. Nararamdaman ko kung matigas ang isang bagay, halimbawa ng mesa, kahoy, martilyo, at bato. Nararamdaman ko kung malambot ang isang bagay, halimbawa, unan, sponge, kama, at teddy bear. Nararamdaman ko kung magaspang ang isang bagay, halimbawa, balat ng nyog, pinya, bato, at brush. Nararamdaman ko kung makinis ang isang bagay, halimbawa, pisara, notebook, bote, at mansanas. Nararamdaman ko kung malamig, halimbawa, ice cream, malamig na juice, niyebe, o snow. Nararamdaman ko kung mainit, halimbawa, bagong timplang kape o gatas, kumukulong sabaw, apoy, at sikat ng araw. Nararamdaman ko kapag ako ay nasasaktan, halimbawa, pag sinuntok o binatukan, nadapa o nadulas, at tinusok ng matulis na bagay. Ayan mga bata, natutunan na natin ngayon ang ating mga pandama. Ngayon, tingnan natin. Sabihin kung tama o mali. Ang ilong ang ginagamit upang malaman natin kung mabango o mabaho ang isang bagay. Ang sagot ay tama. Nalalaman natin kung matamis, maasim, maalat, at mapait ang pagkain sa tulong ng ating kamay. Ang sagot ay mali. Dahil dila ang ating ginagamit upang malasahan ang ating kinakain. Nalalaman natin kung malakas ang boses ng ating kausap gamit ang ating tenga. Ang sagot ay tama. Ang ating bibig ay ginagamit natin upang malaman kung mainit o malamig ang panahon. Ang sagot ay mali, sapagkat ang ating pansalat o pandama ang ating ginagamit upang malaman ang temperatura ng ating panahon. Napakahusay naman ng inyong mga sagot, mga bata. Ang galing-galing! Marami na naman tayong natutunan ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!